Good morning mga kagulay. Ngayong araw po ay papalitan po natin ng net itong ating cauliflower and yun pong ating repolyo dito dahil masyado na pong mataas yung dahon ng pong ating mga gulay sa loob. So ngayong araw po ay tatanggalin po natin itong net, and ito po yung ating gagamitin na tubo para po dito. Ito po kasi mga kagulay, ginagamit lamang po to sa kangkong and dun po sa pechay, pero pagka sa cauliflower po and sa cabbage na medyo malapad po yung dahon, hindi po siya pwede. So ngayong araw po ay susubukan po natin na gumamit po nito. Ayan po, so isang rolyo po siyang mahaba, and then puputulin lang po natin kung gaano po kahaba yung po ating gagamitin para po dito sa ating cauliflower at sa ating pong repolyo. Yeah, so tatanggalin lang po natin yung po net po niya. So yun po mga gulay, ito po yung itsura na pong ating cabbage. Ayan po, may laman na po siya. Ayan na po. Ayan na po, nag-start na po silang magkalaman. So meron po tayo ditong iilang repolyo po sa ating garden. Napakalapad po nung dahon niya. And may konti pong butas yun pong dahon dahil sa nakalapat na po dito yung net. So yung mga beetles po ay kinakain po nila yung dahon ng pong ating cabbage or repolyo, and pati po yung ating cauliflower. So yun po mga kagulay, hindi na po kalapad. So para makalaki po yun pong ating mga gulay po dito ay maglalagay po tayo ng panibagong net and panibagong tubo para medyo mataas po and hindi po mahirapan sa paglaki. Yan po ating mga gulay. So right now ay puputulin ko lang po itong tubo po natin dito, and tatanggal na lang damo para wala po siyang damo pagka once na naglagay po tayo ng net. And yung atin pong onion leaves dito ay pwede na rin pong i-harvest. Ayan. Thank you.
ayan po, naikabit na po natin yung anet in the tubo dun po ang ating cauliflower and yung ating cabbage dito po sa ating gulayan. Ayan po, so matibay na po siya ngayon and makakatubo na po ng maayos yun po ang ating mga gulay dito po sa loob ng po ating net. And kung mapansin niyo po, binaon ko po yung net doon po sa lupa. Yun po. So para po hindi po pasukin ng slug yun po ang ating mga gulay sa loob, ang ginawa ko po ay ibinaon ko po sa lupa yun pong net. Dahil nung nakaraang taon po kasi, hindi po kami naglagay ng net and kinain po nung slug yun pong mga bunga o yun pong laman yun pong ating mga cabbage. So maganda po sana yung cabbage natin last year, malaki po, kaya lang dahil sa hindi po tayo naglagay ng net, kaya kinain po nung slug yun pong ating mga cabbage nung nakaraang taon. Yeah, so ngayon po mga kagulay, ito po yung ating cabbage and cauliflower dito po sa ating munting taniman. So pagkatapos po natin maglagay ng net dito po sa ating cabbage ay bubunutin ko lang po itong ating zucchini dito po sa gilid ng ating bahay dahil hindi po siya namumunga. So namamatay po yung bunga. Yan po, nabubulok po yung bunga ng po ating zucchini. Yan po yung mga naunang bunga. Yan po, dapat po sana ngayon ay malaki na po yung bunga niya. So dahil hindi po siya namumunga, kagaya rin po sa kabila. So same lang din po. Yan po, yan po yung mga naunang bunga niya. So dahil hindi po siya namumunga and sayang lang po yung space, natabunan po yung ating ibang halaman dito. So ang gagawin ko po ngayon ay bubunutin ko po itong ating dalawang zucchini po dito para na rin po makalaki yun po ang ating mga gulay dito po sa loob. Gulay, medyo makakahinga na po yung ating mga gabi dito po sa gilid ng ating bahay. So sayang lang po kasi yung space, hindi naman po kasi namumunga yun po ang ating zucchini. So mas mainam po na tanggalin lang po natin kaysa sa masayang po yung ating ibang space. So, para makalaki po yung ating mga gulay po dito, itong celery tsaka yung ating mga ibang halaman po. And ito nga po yung bunga niya mga kagulay. Yun po, nabubulok po yung bunga niya, so hindi po siya lumalaki. So ang gagawin ko po dito ay ilalagay po natin sa compost bin po natin para meron po tayong pataba. Yeah, so yun po mga kagulay, yun po ngayon yung ating ginawa ngayong araw dito po sa ating munting taniman. Maraming salamat po sa pagsama po ngayon sa akin dito po sa ating munting gulayan. Hanggang sa muli po, thank you for watching po, and I'll see you po may next vlog.